guys, welcome to another video. Today is our day 4. We are on our way to our pickup point, going to DMZ. Now, one thing that you must note when you go on a DMZ tour, hindi guaranteed na makakapunta kayo sa DMZ mismo. Meron pa silang military checks, I think. So, we will still have to wait and see later. Meron naman silang parang ipapalit kung hindi matutuloy yung DMZ tour. Lakad na kami. Papunta ng Hongik University Station kasi doon yung pickup point namin. Ngayon, it's 4 degrees. Tibayan natin ang ating loob today dahil ako ay naka-heat tech lang at turtleneck na parang wool or knitted. Tapos, scarf that I bought last night from Hongdae. So, yep. And then sa baba, maong lang, and also may meron akong manipis na heat tech. Nandito na kami sa Hongik Station, exit 1. May mga ibang tao na din. Ang agreed time ay 5:40, 5:45. So, anytime soon, our sundo should be here. Hopefully, matuloy yung DMZ tour today. I think it's a must to do when you visit South Korea. Siyempre, it's part of who South Korea is as a country. It's always good to learn about the country that you are visiting. Isa talaga to sa goals ko kung pupunta ako ng Korea. And today, we are finally doing it. Oh, nice to meet you. Annyeonghaseyo. I'm gonna give you my name tag. 감사합니다. Name tags for. This is my name ng tour guide. So nandito na kami sa parang information center ng DMZ. Our tour guide was able to secure tickets for today. So makakapunta kami ng DMZ mismo ng 10:30 a.m. Which is good daw yun kasi pang-apat daw kami na nag-arrive dito. Coffee shops and burger shops and everything. So after that, when we meet each other in the 8 o'clock, we're gonna have a look around in the outside. So please meet me here at 8 o'clock. Okay. So, binigyan kami ni Laura some time to go around. 1 hour daw kaming iikot dito. And mag-meet daw ulit kami sa baba sa parang building na to. Madaming kainan. So, you can also spend your time eating, pampalipas ng oras. It's actually 5 degrees right now. And it's freezing, sa totoo lang. Pero kinakaya ko pa naman. Ewan kung nakikita nyo, pero umuusok yung bibig ko. Lamig na ako dito. Salamat sa turtleneck na to. Ang kapal-kapal niya. This is from H&M pala. Sa Pilipinas ko po siya nabili. Ayun. Kumain lang kami doon sa Boston Burger sa taas na napakatagal. Pero ang dami naman din kasing umu-order sa kanila. So it's now almost 8 o'clock and malapit na kaming pumunta sa may DMZ area. Pero I think we will do a tour muna sa park dito before heading to DMZ itself. So merong mga monuments dito around. So mukhang ito yung titingnan natin. For now. Nagbebenta sila ng North Korean money dito. So, ito, nakita nyo, ito yung Pyongyang. And I got it for 12,000 Korean won. So, ito siya. Remembrance. So, medyo na-tour na kami. May mga parts na hindi pwede mag-video. So, kaya siguro pictures na lang yung papakita. Pero yun, explain lang yung mga monuments. So, meron dito isang monument na every Lunar New Year, nagpupunta sila doon and they offer food and prayers for their kamag-anak na
nasa North Korea. Nagpakita din sila ng statue ng dalawang girls na ang story behind it nga daw is dinala sa Japan during the Japanese occupation and may mga hindi ka nais-nais na nangyari sa kanila. Start na kami ng DMZ tour. So, meron din passport checking na gagawin ng military. And then, kailangan din pala itong passport when your tour guide buys a ticket. So, hingin din sa inyo to pagdating dun sa kanina. Papasok na kami. And dadaanan din namin dito yung Unification Bridge. Nga Singwa Feiyan, corona iho na tapong chinega jingjidao do nambien? Nag-tour na kami sa loob. May mga dinadaanan kami ng mga military base and may tinuro din sa amin na science na may mga landmine daw. Sobrang dami daw ng landmine. Tapos na kami sa infiltration tunnel. Hindi kasi pwede magdala ng camera. So wala kaming picture. Bababa kayo doon sa tunnel na ginawa ng North Korea. Kasi ito siya. So kapag naglalakad na kailangan mo yung buko. Kaya papasukan din kanina ng helmet. At yung pagbaba niya, meron namang parang drum na mabagal lang. Pababa. Doon sa dulo ng tunnel na yun, meron kang pinta. Doon siya ay hindi ka pwede talagang lumapit. May harang. But you will be able to see yung parang glass na binilt na harang. And after nun, meron din kayong papanoorin ng video. Parang 5-minute video. About this video. Are already here in the observation deck. So yung ito, North Korea na yan. So we can assume daw na after the river there is already North Korea kasi wala daw border that obviously indicates na it's north and this is south. Hindi kasi makita gaano pero meron dyan parang guard post. Doon daw nagsastart yung tunnel na pinuntahan namin kanina. So no, you can't really see, pero there is the Joan sa area na yan, dito sa my left, sa right side, makikita nyo yung North Korean flag. And then when you pan here a little bit, doon makikita nyo naman yung South Korean flag. Most likely hindi nakikita sa video. Pero, kita naman siya. Ngayon, medyo foggy lang siya. Tapos, after daw nung South Korean flag, nasa na yun? Foggy kasi. So, after nung South Korean flag na yun, konting right pa daw, may kita mo naman daw doon yung joint secured parang area. Nandun yung parang, yung blue parang structure na doon naman yung talagang yung may side yung North Korea and South Korea. Tapos nandun din yung mga soldiers nila. Dati, pwedeng puntahan ng mga tourists, pero ngayon hindi na. So ayan, may mga binoculars dito for you to use para tumingin sa North Korea. After namin nung sa DMZ tour, binaba kami sa Hongik University Station. So, dahil malapit lang naman siya sa Airbnb namin, bumalik na muna din kami. And, nakatulog kami. But first, kakain na kami. Dito pa rin sa Hongdae area. So, ito yung same street na binalan ko ng clothes kagabi. So, this one. Thank you.
ang in-order namin ay grilled duck galbi with vegetables. It's 13,000 won per person. Nag-serve muna sila or nagluto muna sila sa harap namin ng pancake chives. Yun, i-serve nila mamaya sa amin or iluluto sa harap namin yung duck galbi. So dito, ginaganap yung mostly yung mga Korean Fashion Week. Ayan, yan yung famous Dongdaemun Plaza. Ayan. It's nice. Nakita nating mga parang red carpet-ish na photos kapag Korean Fashion Week. Kasi ganyan, may stairs. I think this is where they have that. If you want to visit that side or you want to take pictures on that side, pagkalabas mo na station, dire-diretso ka lang. Lalagpas ka pa dyan sa parang itong may mga sand na to. Dire-diretso ka. And then yung dulo nun, yun na yun. So basically, talagang nag-picture lang kami around Dongdaemun. After this, mag-myeongdong lang din kami. Siguro mag-street food kami doon kasi honestly, busog pa talaga kami. So yun! Chilly weather lang, but I think it's nainitan na ako sa totoo lang. Dahil dito sa suot ko. Pero aura lang dito sa Dongdaemun. Pero ayan. So, okay na kami sa mga pictures namin. So, let's go to Myeongdong. We are already here in Myeongdong, but unfortunately, I have to go back home. Kasi sa totoo lang, kanina pa hindi maganda ang ating tiyan. Kanina pa ako babalik-balik ng CR. Ilang CR na ako ang ating nabinyaga dito sa Korea. So since hindi ko din ma-enjoy ang Myeongdong, babalik na tayo sa Airbnb.